So, kapag nakapag-register na kayo sa Otter AI, ito yung user interface niya. Ito yung home screen. Yan. Tapos, kapag may sinend ako ng file, usually makikita mo naman yan dito or dito sa shared with me or my conversations, kahit saan dyan. Like yan. Minsan kasi pag luma, hindi na siya lumalabas sa home. So, pag in-open mo yung My Conversations, pakikita mo yung mga iba mong files like yan. Okay. Tapos, mag-open tayo ng isang file na hindi ko pa tapos. Pero may mga parts na edited na. Okay. Ito yung editing screen. Dito yung name ng file. Ito yung pipindutin natin mamaya pag mag-start na tayo mag-edit. Play, rewind for 5 seconds. Ito, forward 5 seconds. Ito yung time. Tapos, ito yung kunwari habang nag-edit ka na. Pero, hindi mo masyado maintindihan kasi medyo mabilis magsalita yung host or yung or sabay-sabay sila nagsasalita. Pwede mo siyang bagalan or bilisan dito. Or pwede mo skip silence kapag may mga ganun na parts. Pag medyo mabilis, pag ginagamit ko yung mas mataas na speed kapag nagpo-proofread na ako after kong i-edit lahat. Tapos, minsan ginagawa ko 2. Minsan, pag maganda yung pagkaka-edit, ginagawa ko 3 times. Ayan. Tapos, pag hindi ko maintindihan, yun nga, pinabagalan ko. Yung 0.5, medyo hindi siya optimal na speed para makinig kasi hindi mo rin maiintindihan. 0.75 yung usual na ginagamit ko. Tapos, usually, tatanggalin ko na yung part na hindi i-edit. So, kunwari ito, 3.35 nag-start yung part na for editing. Ibig sabihin, dyan din tayo mag-start magbilang. Tapos, tong part na to is natapos ko ng i-edit. So, yan. Makikita mo usually na-edit na. Ibig sabihin, medyo maayos na yung pagkakasunod-sunod. Tama yung nagsasalita dun sa label niya. Yan. Ito yung pangalan na nagsasalita. For me, ang ginagamit ko is yung initials ng nagsasalita. Si PM is yung host. Yan. LS. Yan. Usually, ang gagawin ko para sa inyo, ilalagay ko na or bibigyan ko kayo ng specifications bawat isang file, kung sino yung mga nasasalita doon, tapos kayo na bahala na mag-verify kung sino-sino sila doon, okay? Responsibility nyo na malaman kung, kunwari, sino si LS dito, sino si BS, yan. Usually, lalagyan ko yung umpisa. Mayari yan, LS. Babae kasi yan. Pag pinakinggan mo. So good! Yan. Lalagyan ko yung mga first part. Tapos, i-rematch ko na siya. So, parang may guide na kayo. Pero, kailangan nyo pa rin i-check. Kasi, minsan mali. Okay. Tapos, ito pala, hindi ko nasabi kanina. Yung shortcuts. Kung gusto nyo gumamit. Dito nyo siya makikita sa right lower na part ng screen. Tapos yan, punta tayo sa part na hindi ko pa na-edit para yun yung sasample natin. Okay, kunwari ito. Bali, basta kung anong ibigay ko sa inyo file, lahat yun for editing. Pero ito, example lang to, no? So, pag mag-edit na tayo, edit, ito edit na yung file, kunwari yan. Pindutin mo lang yun, automatic, na pag pinindot mo yung word na yun, pupunta to dito sa, kung nasaan siya sa audio file. Yan, di ba? Umaandar siya mag-isa niya. Tapos, yan. Not hard! You look at all these other preps, people lose tons of weight or gain tons of weight. Michael B. Jordan works out 8 times a day and eats nothing but steak and rice. Yan, kagaya niyan, eto malitong part na to. I-edit ko siya. It's nothing but steak and rice and broccoli for a year to get buff as hell to be Creed. This guy's like, ah!
They wanted me to read a children's novel, and I couldn't. Yeah. Kaya yun, 'di ba kanina nandito siya, pero pero narinig natin iba yung nagsasalita. So syempre, edit natin siya. So yeah. Okay. Tapos papalitan natin ang label. Kunwari may nagsalita na medyo mahirap, parehong babae or parehong lalaki na medyo pareho sila na magsalita. Ang gagawin ko, pag binigay ko sa inyo yung file, lalagyan ko na ng speaker 1 or speaker 2 yun doon. So, kung sino yung speaker 1 sa umpisa, kailangan hanggang dulo, siya pa rin yung speaker 1. Ganun din naman kung may speaker 2 na lalaki. Yun lang naman, usually yung mga mahihirap pakinggan is kapag pareho ng accent, pareho ng gender. Pero kung paulit-ulit niya siya mapakinggan, masasanay na kayo. Okay? Tapos yun, done lang natin. Tapos, pwede nyo na ulit i-resend sa akin. Kapag sanay na tayo mag-edit or konti na lang yung i-edit natin, turo ko sa inyo kung ano yung after para mas mapadali yung work. Pero for now, pagka-edit nyo, i-resend nyo lang siya sa akin. Ganun lang. Ganun lang naman. Isishare ko lang naman eh. Pagka-edit nyo, nakikita ko na rin agad. Okay? Yan. Yun pala is, ang nakalimutan ko is, kapag hindi maintindihan yung sinasabi, kunwari, sa part na to. It's that. So yeah, just yells all the time. Then we get the iconic after Harry gets chosen in the book, Brigand. They go to this little side room and kunwari, ito naiintindihan ko, pero kunwari na lang, hindi natin narinig yung part na yan in audible. Lalagyan mo ng mark. Dito natin siya makikita. So, dito na, 14:57. Dito sa part na to. Para pag inedit, pag pinakinggan namin siya, pwede nating i-edit pa. Kung maintindihan natin, no? Yun lang. Tapos, kunwari, hindi mo maintindihan yung jargon, or hindi mo kilala yung character, or whatever, hindi mo alam yung spelling, Google mo, ha? Para konti lang yung i-edit. Okay? Yun lang. Kung may tanong ka, message mo lang ako.